Kasi alam ko naman yung mahusay na artista talaga si McCoy. And then, syempre sa bawat character na ginagawa mo, ayaw yung predictable yung character ng artista. Na parang, oh, alam ko na yan, pag si McCoy, ano yan, cute yan, mabait yan. Siya ang magdadala dito ng love story. Last time na napahiya ka sa friends mo. So, ano lang ang feeling mo na galit na galit ang mga tao sa'yo ngayon? Parang, before kasi hindi naman ganyang level ng character. Kasi milato siyang datong, tapos yung didi, man. Yes. Okay, go ahead. Yung pakaramdam mo siguro, once in a lifetime na sabi ko po, kasi itong show na to, si David, iba yung impact sa akin, hindi lang sa career ko sa pag-acting, buti sa buhay ko. Siyempre, yung ganung bagay na yun, hanggang ngayon, inaaral ko pa din, hanggang ngayon sa totoo lang. Siyempre sa tulong din ni Direk Coco, nung first week talaga, tulad din ni Ms. Gawin, kinakabahan ako kasi siyempre nasisang table kami ni Ms. Charo, Sir John, Ms. Pai. Yan yung dapat sabi ko, hindi pwedeng yun at yun lang mabibigay. Kailangan may nung kakaiba, may iba. At yung sa bugbog, yung nga, natutuwa pa ako nung binubugbog ni Coco. Sakit na ng ulo ko meron din, pero ang gusto ko itong ginagawa. Siguro yun yung susi, nasa puso mo yung ginagawa at ini-enjoy mo. Yun lang po siguro. Pero yung tanong ni Jim Pino, is it a good thing na you're hated? You like it? Doon naman po sa part na yun. Yung nga po, eh, mas natutuwa na po ako ngayon. Yung lang po siguro ngayon, mas natutuwa po. Siguro mas nagagawa po yung trabaho ng mga. Sabi yung nga po ni Ma'am Charo. Kasi effective ko, kasi pinakini-hate ka, affected ang mga viewers. Oo, okay. Yung magulang ko lang siguro medyo hindi. Magulang na totoo or magulang na? Magulang ako sa totoo buhay. Ah, medyo affected. Sabi sa akin, kailan ba yun dyan? Hindi, gusto ko ito eh, mami. Jimmy? For Coco po yung follow-up, kasi we've known McCoy na mabait, tapos mahimhin, tahimik. Pero ano nakita mo sa kanya na binigyan mo siya ng ganitong character na my gosh, asal kaming lahat sa kanya. Tapos nung nabugbog siya, deserve. Kasi alam ko naman na mahusay na artista talaga si McCoy. And then, syempre sa bawat character na ginagawa mo, ayaw yung predictable yung character ng artista. Na parang, oh, alam ko na yan, pag si McCoy, ano yan, cute yan, mabait yan. Siya ang magdadala dito ng love story. Binali ko talaga. Kasi parang iba naman yung makita sa kanya. Kumbaga parang sa bawat, parang kwento sa yung bawat character, unpredictable lahat ng kwento na bagong experience na nakikita ng mga manood.